hindi nagtatagal ang bait na hiram. Magandang araw, isa na namang bagong aralin ang inyong matutunghayan. Ngunit bago iyon, inaanyayahan ko kayong i-like ang video nito. Kung gusto mong mag-upload pa kami ng mga bagong video tungkol sa mga aralin ng Florante at Laura, ay mag-subscribe ka sa aming channel at maglagay ng komento sa ibaba. I-click mo na rin ang notification bell nang sa gayon ay lagi kang makatanggap ng abiso sa aming mga bagong upload. Huwag din kalilimutang i-share ang video nito nang makatulong sa mas marami. Siguraduhing mapanood ang buong video hanggang sa dulo para sa kumpletong pagkatuto at ilang mga katanungang hahasa sa iyong kaalaman. Tara na't mag-aral! Florante at Laura, hiram na bait. Saknong 206 hanggang 223. May sambuan halos na di nakakain. Luha sa mata ko'y di mapigil-pigil. Ngunit di napayapa sa laging pag-aliw ng bunying maestrong may kupkop sa akin. Sa unang saknong ng araling ito, sinasabing halos isang buwang hindi makakain si Florante simula nang makarating sa Atenas. Hindi mapigil ni Florante ang pagluha dahil sa lungkot at pangungulila sa kanyang mga magulang at sa kahariang Albania. Tinadamayan naman siya ng kanyang guro na sigurong Antenor, subalit hindi pa rin niya maalis ang pagkalungkot niya. Ang dinatnan doong madlang nag-aaral, kapares kong batat, kabagon tauhan. Isay si Adolfong, aking kababayan, anak niyong Konde, si Lenong Marangal. Sa saknong na ito ay sinabi ni Florante ang kanyang nadatnan sa Atenas kung saan siya ipinadalang mag-aral. Ang mga mag-aaral doon ay mga bata at mga tulad niyang mga binata. Isa doon si Adolfo na kanyang kababayan, taga-Albania rin. Siya ay anak ng kagalang-galang na si Konde Sileno. Ang kaniyang taoy, labis ng dalawa, sa dalakong edad na 11, siyang pinupuon ng buong eskwela, marunong sa lahat na magkakasama. Sinabi ni Florante na si Adolfo ay mas matanda ng 2 taon kaysa sa kanya. Si Adolfo ay ginagalang at inirerespeto ng buong eskwelahan dahil siya ay isa sa pinakamarunong sa kanilang magkakasama. Mahinhin ang asal na hindi magaso, at kung lumakad pa'y palaging patungo. Mabining mangusap at walang katalo, lapas tanganin may hindi nabubuyo. Sinasabi sa saknong na ito na si Adolfo ay isang may magandang pag-uugali, mahinahon at hindi mayabang. Wala siyang kaaway. Pakitaan man siya ng kawalang paggalang ay hindi siya natutuksong makipag-away. Ano pat sa bait ay siyang huwaran nang nagkakatipong nagsisipag-aral sa gawa at wika'y di mahuhulihan ng munting panira sa magandang asal. Sa saknong na ito ay sinasabing modelo sa kabaitan si Adolfo ng mga mag-aaral. Sa kanyang pagkilos at pananalita ay hindi siya kakikitaan ng kahit na kaunting kasiraan. Ni ang katalasan ng aming maestro at pagkabiyasa sa lakad ng mundo ay hindi natarok ang lalim at tungo ng pusong malihim nitong si Adolfo. Sa saknong na ito ay sinasabing maski ang guro nilang sigurong Antenor ay hindi maunawaan ang pagkamisteryoso nitong si Adolfo. Akong pagkabatay ang kinamulatan, kay amay ang bait na di paimbabaw, yaong namumunga sa kaligayahan na nakay sa pusong suyuit igalang. Sa saknong na ito, sinasabi ni Florante ang kanyang kinamulatan noong kanyang kabataan. Sa kanyang karanasan sa kanyang ama na ang kabaitan ay hindi mapagkunwari at totoo.
na ang kabaitang itinuturo sa kanya ng amang si Duke Briseyo ay kailangang maipakita sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Sa pinagtatakan ng buong eskwela, bait ni Adolfong ipinakikita, di ko malasapan ang haing ligaya ng magandang asal ng ama ko't ina. Sa saknong na ito, nagtataka ang buong klase kung bakit hindi natutuwa si Florante sa kabaitang ipinakikita ni Adolfo. Marahil ito ay kaiba sa bait na ipinakita ng kanyang ama at ina. Puso ko'y ninilag na siya'y giliwin. Aywan nga kung bakit at nari-rimarim. Si Adolfo na may gayon din sa akin. Nararamdaman ko kahit lubhang lihim. Sa saknong na ito ay sinabi ni Florante na iniiwasan niyang kaibiganin o lapitan si Adolfo. Hindi niya malaman kung bakit siya nasusuklam. Pareho sila ni Adolfo nang nararamdaman sa isa't isa. Nararamdaman niyo ni Florante kahit na medyo sadyang malalim o malihim itong si Adolfo. Araw ay natakbo at ang kabataan sa pag-aaral ko sa aking nananaw. Bait ko'y luminis at ang karunungan, ang bulag kong isip ay kusang dinamtan. Sa saknong na ito, lumipas ang mga araw at nagkaedad na sina Florante sa kanilang pag-aaral. Lalong nahubog bilang isang mabuting tao si Florante at nalaman ang mga bagay na kailangan niyang malaman. Natarok ang lalim ng pilosopiya. Aking natutuhan ang astrolohiya. Natantong malinis ang katakataka at mayamang dunong ng matematika. Sa saknong na ito ay sinabing natutuhan na ni Florante ang pilosopiya. Naging biyasa na rin si Florante sa astrolohiya at matematika. Sa loob ng anim na taong lumakad, itong tatlong dunong ay akin na yakap. Anang kasama ko'y nagsisipang gilas, sampo ng maestrong tuway dilihamak. Sa saknong na ito, sinabi ni Florante na sa loob ng anim na taon ay pinag-aralan niya ang astrolohiya, filosofiya at matematika. Ito ang kanyang mga kursong natapos. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kamag-aral, maging ang kanilang gurong si Gurong Antinor ay tuwang-tuwa rin para kay Florante. Ang pagkatutukoy, anakihimala. Sampo ni Adolfo'y naiwan sa gitna. Maingay na lamang tagapamalita sa buong Atenas ay gumagala. Sa saknong na ito ay sinabi ni Florante na parang himala ang kanyang pagkatuto dahil naungusan niya si Adolfo. Kumalat sa buong Atenas ang kagalingan ni Florante. Kaya nga at ako ang naging hantungan tungo ng salita ng tao sa bayan. Mula bata't hanggang katanda-tandaan ay nakatalastas ng aking pangalan. Kumalat ang pangalan ni Florante sa buong Atenas. Lahat, maging bata o matanda, ay nakilala si Florante sa kanyang kahusayan. Dito na nahubdan ang kababayan ko ng hiram na bait na binalat kayo. Kahinhinang asal na pakitang tao na kilalang hindi bukal kay Adolfo. Nang sumikat na si Florante ay lumabas na ang tunay na ugali nitong si Adolfo. Pawang pakitang tao lamang pala ang ugali nito. Hindi pala totoo ang pagiging mabait nito at panlabas lamang. Natanto ng lahat na kaya nanamit niyong kabaitang titaglay sa dibdib ay nang maragdag pa sa talas ng isip itong kapurihang mahinhit mabait. Nalaman ng lahat ng tao na panlabas lamang ang kabaitang ipinakita ni Adolfo. Nagpakitang tao lamang siya upang madagdagan ang kanyang kasikatan.
Ang lihim na ito'y kaya nahalata. Dumating ang araw ng pagkakatuwa. Kaming nag-aaral bagong tao't bata. Sari-saring laro ang minunakala. Sa saknong na ito ay sinasabing kaya nahalata ang tunay na pag-uugali ni Adolfo ay nang dumating ang araw ng kanilang paligsahan. Nang nag-uusap-usap silang mga binata kung ano-ano ang kanilang maimumungkahing mga laro sa paligsahan. Minulan ang galing sa pagsasayawan ayon sa musika't awit na saliwan. Larong bunot arnis na kinakitaan ng kani-kaniyang liksit karunungan. Nagsimula ang kanilang pag-uusap tungkol sa sayawan patungo sa kantahan hanggang sa paligsahan sa arnis. Narito ang buod ng ating tinalakay na aralin. Sa pagsasalaysay ni Florante, hindi siya makakain ng halos isang buwan noong nakarating siya sa Atenas. Hindi rin maiwasang maluha ni Florante. Lahat ito ay dahilan sa kalungkutan at sa pangungulila sa kanyang mga magulang na malayong malayo mula sa kanya. Pinilit ng kanyang gurong si Antenor na damayan siya, ngunit hindi nito maalis ang kanyang pangungulila. Sa pagdating niya sa Atenas, nakita niya ang kanyang mga kamag-aral kasama roon si Adolfo. Ang ama ni Adolfo ay kagaya ng ama ni Florante na isang duke ng Albania, siya si Conde Sileno. Matanda si Adolfo kay Florante ng 2 taong gulang. Bilang isang mag-aaral sa Atenas, si Adolfo ay kilala bilang pinakamatalino at pinakamabuti sa lahat. Isang kapurihang pilit na agaw ni Florante pagkatapos ng 6 taon ng kanyang pag-aaral. Sa pagsasalaysay ni Florante, si Adolfo ay nagmamay-ari ng mahinhing asal. Hindi nagagalit lapastanganin man at nagpapakita ng pagpapakumbaba. Bagaman sa lahat ng ito, ayon kay Florante, isa siyang napakamalihim na tao. Ang mga paglalarawang ito ay lubhang taliwas sa mga susunod na paglalarawan sa kanya at sa buong pagkakakilala niya sa awit, isang bagay na higit na nagbibigay linaw sa mga susunod na kabanata. Hindi malapit sa isa't isa sina Adolfo at Florante. Ito ay batid nilang 2 at ng buong paaralan. Ayon kay Florante, hindi niya malasap ang kabutihang asal na ipinakikita ni Adolfo ng kagaya ng mula sa kanyang mga magulang, ang bukal na kabutihan. At dahil doon, pilit silang nag-iiwasan sa isa't isa. Pagkatapos ng 6 taon ng pag-aaral ni Florante sa Atenas, nalagpasan ni Florante ang galing ni Adolfo nang matapos niya ang kurso sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Dito nakita ng lahat na hindi bukal ang kabutihan ni Adolfo at siya ay nagbabalat kayo lamang upang mapuri. Atin ngayong pag-isipan at pag-usapan ang mga sumusunod. Una, ilarawan si Adolfo sa pagkakakilala ng kanyang mga kamag-aral at sa pagkakakilala sa kanya ni Florante. Ikalawa, nais ba ni Florante na mapalapit ang kanyang loob kay Adolfo? Magbigay ng pahayag na makapagpapatunay rito. Ikatlo, sa kabila ng pagsisikap ni Florante na mapalapit kay Adolfo ay hindi sila naging magkaibigan. Ano ang naging hadlang sa pagbuo ng kanilang pagkakaibigan? Ikaapat, ano-ano ang mga katangiang naging dahilan upang hangaan at mapabalita si Florante sa buong Atenas? Ikalima, ano ang tunay na katauhan ni Adolfo? Sa paanong paraan lumabas o nakita ang tunay na kulay niya? Huling katanungan, sa iyong palagay, ano ang naging dahilan upang ipakita ni Adolfo ang tunay niyang pagkatao? Maraming salamat sa pagsubaybay. Huwag kalilimutang i-like at ibahagi ang video nito. Mag-subscribe na rin sa aming channel at i-click ang notification bell nang sa gayon ay makatanggap kayo ng abiso sa aming mga bagong upload. Hanggang sa susunod na aralin.